Magandang araw sa lahat and welcome to my channel! Ngayong araw na ito ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa almoranas. Ano nga ba ang mabisang gamot sa almoranas? Pinahihirapan ka ba ng iyong almoranas or naghahanap ka ba ng isang mabisang gamot sa almoranas? Kaibigan, natagpuan mo na ang iyong hinahanap dahil sa videong ito, pag-uusapan natin at ituturo ko sa iyo ang iba't ibang mabisang gamot sa almoranas. Ngunit bago natin talakayin ito, alamin muna natin kung ano ba ang almoranas. Ang almoranas ay isang ugat at laman na lumalabas sa puwit. May mga ugat sa loob ng puwit at sa katagalang pag-iire, pwede itong lumalabas, maipit at dumugo. Ang almoranas ay isang common na sakit para sa mga lalaki, lalo na sa mga mahihilig kumain ng maanghang na pagkain o spicy foods. Kahit nga sinasabi na ang maanghang na pagkain ay hindi naman talaga isang sanhi ng almoranas, ngunit ang pagkain ng maraming spicy foods ay maaaring makapagpalala sa pamamaga ng almoranas mo. Alam mo bang napakaraming tao ang may almoranas? Ayon sa pag-aaral, ang mga taong 50 years old pataas, 50% sa kanila ang mayroong almoranas. Ang tanong, paano ba maiiwasan ito? Mayroon bang ibang paraan na dapat gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng almoranas? Merong 6 na paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng almoranas. Ngayong alam mo na ang mga impormasyon tungkol sa almoranas, gugustuhin mo bang magkaroon nito? Kaya naman ang tanong ng marami, paano ba makakaiwas sa almoranas? Ito ang mga dapat mong bantayan. Kumain ng maraming fiber. Kadalasan kasi sa mga taong tinatamaan ng almoranas ay ang may problema sa pagdumi. Kaya naman ang pinakamadaling paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng almoranas ay ang pag-consume ng mga pagkaing mayaman sa fiber. At ano-ano ba ang mga pagkaing mayaman sa fiber? Ito po ay ang mga sumusunod. Sa gulay, katulad po ng artichoke, green peas, broccoli, and Brussels sprouts. At para naman sa mga prutas, mas magandang kainin ang raspberries, pears, apples at bananas. Ikalawa, uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay isang mabisang paraan para maiwasan ang constipation. Ang constipation ay isang dahilan ng pagkakaroon ng almoranas. At ugaliin din po natin ang pag-ehersisyo. Exercise helps keep the colon more regular. Opo, tama ang narinig nyo. Ito ang sabi ng isang doktor. Gayunpaman, iwasan sa pag-ehersisyo ang pagbuhat ng mabigat o weightlifting dahil posible itong pagmula ng almoranas. Mag-ingat din po tayo sa pag-inom ng mga laxatives. Ang pag-inom ng mga fiber supplements, particular na ang psyllium capsules, ay napatunayan ng mabisang paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng almoranas. Gayunpaman, katulad ng iba pang laxatives, maging maingat sa pagpili ng iinuming supplements. Huwag na huwag po nating pipigilan ang pagdumi. Marami ang posibleng maging masamang epekto ng pagpipigil sa pagdumi. At isa na riyan ang almoranas. Kaya naman, kapag kalikasan na mismo ang tumawag, huwag na huwag mo itong iisnabin. Iwasan din po natin ang sobrang pag-iri. Ang sobra at madiing pag-iri habang dumudumi ay naglalagay ng maraming pressure sa iyong rectum. Kaya nagsisimula ang pamamaga at nauuwi sa almoranas. Karaniwang nangyayari ito sa mga taong madalas magbuhat ng mabigat, nanganganak at may problema sa pagdumi. Gusto mo na bang matapos ang paghihirap mo dahil sa almoranas? Ang home remedy na ituturo ko sa iyo ay isang napaka-epektibo paraan na paggamot sa almoranas. Subukan mo lamang ito at huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikahiya dahil sa marami na ang sumubok ng almoranas cure na ito. Kumuha ka ng isang palanggana at buhusan ng mainit na tubig. Haluan mo ito ng malamig na tubig hanggang sa bumaba ng kaunti ang temperatura nito.
palagi po nating tatandaan, kailangan maging sapat ang init ng tubig. Ngunit alalahanin rin na dapat hindi ito makapaso sa iyong balat. Maupo sa ibabaw ng palanggana. Kailangan dapat naka-expose ang iyong puwet sa mismong bunganga ng palanggana na mayroong mainit na tubig. Umupo po tayo sa loob ng 5 minuto. Huwag pupunasan ng kung anumang bagay katulad ng tela o damit ang puwet matapos maupo sa palanggana. Gawin sa paraang ito 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos, mapapansin mo na unti-unti nang nawawala ang pamamaga nito. Kumuha rin po kayo ng isang maliit na piraso ng yelo na nakabalot sa malinis na tela. Maglagay nito sa tumbong ng padampi-dampi ilang beses sa isang araw. Makakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga ng tumbong dahil sa almoranas. Magbaba din po sa bathtub o malaking palanggana. Punuin ng mga 1 dangkal na maligamgam na tubig ang bathtub. Umupo sa bathtub na nakataas ang iyong tuhod. At para naman po sa mga halamang gamot, kung naghahanap ka ng mabisa at ligtas na paraan para mawala ang almoranas mo, maaari mong subukan ang mga halamang gamot na ito. Patola. Pumitas ng 20 piraso na dahon ng patola. Pagkatapos, hugasan at tadtarin ito. Pakuluan ang tinadtad na dahon ng patola sa 2 galon ng tubig. Salain ito pagkatapos. Gawin itong pampaligo at panghuga sa puwet na may almoranas. Ang ikalawa ay bayabas. Magpakulo sa loob ng 10 minuto ng 3 tasang tinadtad na dahon ng bayabas sa 2 galon ng tubig. Salain ito pagkatapos gawin itong panlinis at panghuga sa namamagang tumbong. Ang sumunod naman ay ampalaya. Maghugas at magtadtad ng mga ugat, bunga at buto ng ampalaya. Kumuha ng kalahating tasa nito at katasin. Haluan ng 2 kutsarang langis ang katas. Basain ang bulak na pinaghalong katas at langis at ipahid sa almoranas pagkatapos ng maligo. Kailangan din natin magpatingin sa isang doktor at huwag isa walang bahala. Kagaya ng mga tinalakay natin, ang almoranas ay isang common na sakit na mayroong maraming iba't ibang paraan ng paggamot. Ang problema, mayroon nga kaso ng almoranas na lumalala, lalo na kapag napapabayaan. Dito nangyayari ang pagpasok ng bakterya dahil sa hindi wastong pangangalaga ng katawan, dagdag pa riyan ang patuloy na pagkain ng mga iba't ibang spicy foods. Kaya ang nagiging resulta, lumalala ang kondisyon ng almoranas. Ang tanong, naisagawa mo na ba ng maayos ang mga itinuro kong gamot at paraan para mawala ang almoranas? Pero bakit hindi pa rin maalis ang almoranas mo? Kaibigan, baka kailangan mo na magpatingin sa doktor. Ang paraang ito ang pinakamabisa sa lahat kung malala na ang kondisyon ng pasyente. Maaari kang bigyan ng doktor ng mga cream na pampahid at maaari rin isagawa ang isang operasyon kung kinakailangan. Ang almoranas ay isa lamang simpleng sakit, gayunpaman anumang uri ng sakit ay kailangang gamutin kaagad at huwag isa walang bahala. Naway makatulong sa inyo ang aking simpleng impormasyon na ito, huwag makakalimot na i-like ang aking video, i-share upang mapanood ng iba, at mag-subscribe for more videos. Maraming salamat po.